Sa mga balita naman sa labas ng bansa. Dalawa ang patay habang siyam ang sugatan sa banggaan ng pampasaherong tren at cargo train sa San Bernardo, Chile. Bumangga ang passenger train sa nakahintong cargo train sa gitna ng isinasagawang test run ng Chilean State Railway. Ayon sa report, hindi naabisuhan ang operator ng cargo train sa naturang aktibidad ng pampasaherong tren. Patuloy namang nagpapagaling ang mga sugatan, kabilang na ang apat na Chinese national. Nagsasagawa na ng retrieval ng black box ng passenger train ang Transport Ministry upang mabigyang linaw ang naturang banggaan. Abay, nauwi naman sa Girian ng mga pulis at reliista ang isang protesta sa Nairobi, Kenya. Kinokontra ng mga demonstrador ang panukalang karagdagang buwis na abot sa 2.7 bilyong dolyar o 158.3 bilyon pesos. Sa tindi ng gulo, abay binomba ng tear gas ng Kenyan police ang mga nagpoprotesta. Bukod sa capital city, nagsagawa din po naman ng makakahiwalay na demonstrasyon sa mga lugar na Nyeri, Eldoret at Kisumu. Hamon po naman ng mga reliista sa mga mambabatas na ibasura ang isinusulong na batas. Sakaling mapagtibay ang dagdag na buwis, ay posibleng sumipa ang halaga ng pangunahing bilihin sa naturang lugar. Hindi bababa sa 34 ang patay habang higit 100 ang naospital matapos uminom ng ipinagbabawal na alak sa Tamil Nadu, India. Ayon kay Indian Chief Minister M.K. Stalin, kontaminado ng nakalalasong methanol ang kinonsumo ng mga biktima. Karamihan sa mga isinugod sa ospital ay nakaranas ng pananakit ng tiyan at pagsusuka. Hawak na ng Indian authorities ang tinuturong utak sa ilegal na pagbebenta ng alak. Ayon sa report, laganap ang pagbebenta ng ilegal na alak sa India bunsod ng mataas na presyo ng mga lisensyadong brands. Yun po ang sitwasyon at may mga bansang ganyan din dahil sa mahal ng inuming alak, may mga nag-iimbento ng mga alak na nakamamatay. Panibago ho namang oil depot ang nasunog matapos pong magsagawa ng hiwalay na drone attack ang Ukrainian forces sa Russia. At ayon sa report, dalawang istasyon ng langis ang pinatamaan ng pwersa ng Ukraine sa kupo ng Tambov at Adygea. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad kung may napaulat na nasaktan o nasugatan o namatay sa naturang pag-atake. Wala pang nilalabas na pahayag ang Moscow sa akusasyon na ito ng Kyiv. Nadiskubre ng Brazilian paleontologist ang mga reptile fossils sa Rio Grande do Sul. Ayon sa eksperto, posibleng nauna sa dinosaur ang mga natagpuang reptile fossil. Una nang nadiskubre ang mga butong yan sa mga bansang China at Argentina. Makatutulong ang panibagong discovery sa ebolusyon ng Ciodosochia sa mga angkan ng kasalukuyang buwaya. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.